Guys, alam nyo ba na pwede nyong pagkakitaan yung motor na ginagamit mo sa angkas? Panoorin nyo yung video na to hanggang sa dulo dahil i-discuss ko sa inyo lahat ng requirements, paano mag-apply, anong dokumento, anong mga motor ang aprobado kay angkas. Okay guys, siguro naman alam nyo na karamihan or marami na sa mga tropa natin na mga riders ang either nagpa-part-time or full-time nasa angkas. Kalat na yan, ang dami, di ba? Dito sa Metro Manila, meron sa Cebu, at magkakaroon na rin soon sa Cagayan de Oro at sa General Santos. So dito sa video na to, sinabi ko sa inyo na i-discuss ko sa inyo kung paano mag-apply, ano yung mga requirements, ano mga dokumento yung kailangan ninyo, saan mag-a-apply, at anong motor ang pasado lang kay angkas. Also, sino lang ang pwede mag-apply, ano mga edad. Ang application ng angkas, para ka maging isang angkas rider, okay, tumatanggap lang si angkas ng application sa online. Okay, ngayon, yung online, yung link na yan, ilalagay ko sa description below. Pero meron akong vlog na pinublish siguro mga 2 years ago na. It's a comprehensive article about how to apply with angkas or how to become an angkas rider. So lahat 'yan ilalagay ko sa description below. Again, ang pag-apply kay angkas ay online lamang. Okay? So number one, may age limit lang si angkas. Okay. Ang age limit ay between 21 years old up to 55 years old. Ulitin ko, 21 anyos lang hanggang 55. So, kung pasok ka sa edad na yan, pwede ka maging angkas rider. Ngayon, pag-usapan natin yung mga requirements para maging isang angkas biker or rider. Kailangan siguraduhin na malinaw at hindi expired ang iyong mga i-attach na requirements. I-attach. So, kailangan may picture ka. May picture ka ng mga documents na kailangan isubmit sa angkas. Yung mga requirements, yung mga documents na yon, okay, unang-una, isusubmit mo siya online. Pero kapag ka pinatawag ka na ni angkas para mag-training, kailangan dala mo rin yun. Yung mga original copies ng document na yun. Okay. Number one na requirement para mag-apply ka sa angkas is original NBI clearance. Bawal ang expired. Hindi po pwede iho ang expired na NBI clearance. Okay, kailangan original NBI clearance. Kung meron ka ganyan ngayon, picturean mo na kasi yung picture na yan, i-attach mo sa online application. Number two, original na police or barangay clearance, alin man doon sa dalawa. Either police or barangay clearance. At bawal din ang expired. Okay? Hindi lulusot kay angkas yan. Bawal ang expired. Number three, isa sa pinaka-importante to, kailangan professional driver's license. Ulitin ko, professional driver's license. Bakit ko inulit? Dahil baka pilitin nyo, boss, baka pwede naman yung non-pro. Diba, nagungutol ka naman talaga na non-professional ka. Guys, yung pagpayag ng gobyerno na gawing motorcycle taxi ang angkas, ibig sabihin nun, professional driver ka na. Kasi magdadala ka na ng pasahero. Okay? So, bawal ang non-professional. At, wait lang, meron pang isa. Kung mag-i-expire na within 1 month ang lisensya mo, hindi pwede kay angkas yan. Pwede mo nang renewin yan. Okay? Kahit hindi pa yan kahit pa next month pa yan or within 1 month mag-expire na yan, ibig sabihin mag-birthday ka na, renew mo na. Okay? Gagawa rin ako ng video tungkol dyan sa pag-renew ng driver's license. Okay, so nakatumber na tayo. Number 4, yung CR ng motor. Yung CR ng motor. Picturean mo na rin yan. Okay? Number 5,
yung OR ng motor. Dalawa yan, mag-asawa yan, di ba? OR at CR. CR is Certificate of Registration at yung OR naman ay Official Receipt. Okay. Ngayon, meron namang isang paalala si Angkas. Kung mag-i-expire na within 1 month, ang iyong registration, bawal na yan. Hindi natatanggapin ni Angkas yan. Dito sa number 5, may tanong si Angkas. Fill upan mo to sa online. Bibigay ko sa inyo yung link. Importante to. Sas, kailangan sagutin mo, ikaw ba ang registered owner na nakasulat sa ORCR ng motor mo? Sasagutin mo lang ng oo o hindi. Ngayon, tanong mo na kagad, boss, eh yung motor ko, ang bumili yung kuya ko. Or si Airpods ang bumili ng motor ko eh. Okay lang yan. Ang kailangan mo lang dyan ay authorization nung bumili, kung kanino nakarehistro yung motor. Pang-anim na requirements. Dalawang government-issued ID. Kung meron ka ng driver's license, sigurado may picture na yun. Kailangan pa lang isa. Kailangan pa ng isang government-issued ID na may picture, sabi ni Angkas. Okay, picturean mo na rin yun kasi kailangan mong i-attach yun sa online application. Okay, so natapos na natin yung mga requirements, di ba? Ulitin natin, NBI clearance, kailangan bawal lang expired. Number 2, original police or barangay clearance na bawal ang expired din. Number 3, professional driver's license. Ulitin ko, professional driver's license. Bawal ang non-pro, bawal ang mag-expire ng license within 1 month. Number 4, CR ng motor. Number 5, OR ng motor. Mag-asawa yan. Okay? And number 6, dalawang government-issued ID. Prepare nyo na lahat yan. Kunan nyo na ng picture. At tandaan. Tandaan nyo, ulitin ko. Yung mga kinunan nyo ng picture, ipa-photocopy nyo na lahat yan. O ipa-xerox. Para madali tayo magkaintindihan. Pa-xerox nyo na yan. Kasi pag pinatawag ka na ni Angkas, iba-validate ni Angkas ang mga sinubit mo sa online. Titignan niya. Ito ba yung sinubit ni Kuya? Okay. So yun na yun, ha? Ngayon, kung ready ka na dyan, ito na yung kasunod. Pag mag-a-apply ka online, kailangan isubmit mo rin yung personal information about you. So ano yung mga kailangan? First name, middle name, last name. Wait lang, importante ito. Ilalagay mo dito ang iyong pangalan. Kung senior ka, junior, or the second, the third, doon sa last name part. So, Juan De La Cruz Jr. De La Cruz Jr. sa last name part. O kaya, Johnny De Vito III. Yung the third sa last name part mo rin siya ilalagay. Okay? Importante yung required. Number 2, yung address. Yung address na kailangan nakalagay yung house number, yung unit number, street, barangay, saka yung town. Sunod, yung AIDS. Of course, alam nyo na yan, AIDS. Yung birthday mo. Okay? Importante rin, ititik mo lang ito, male or female or sex. Yung birthplace, saan ka pa pinanganak. Kung taga rito ka sa Maynila, at dito ka pinanganak, lagay mo kung saan ka pinanganak. Okay? Kung sa probinsya ka pinanganak, ilagay mo kung saan probinsya ka pinanganak. Kailangan mo rin i-input yung cellphone number mo. Mobile number. Isa sa pinaka-importante pa, kailangan isubmit mo rin dito ang iyong email address. Wait lang, hindi lang basta email address. Ang requirement ni Angkas ay kailangan Gmail only. Ngayon ko lang din ito nalaman. Na kailangan pala kapag mag-apply ka sa Angkas, Gmail only ang gagamitin mo. Hindi Yahoo, hindi whatsoever. So, kailangan yung Gmail. Kung hindi ka pa nakaka-register, kung hindi ka pa nakakapag-register sa Gmail, mag-register ka na ngayon. Libre naman yun. Okay. Meron pa isang importante. Yung cellphone na sinubmit mo, okay, kailangan ilagay mo din yung brand at model dito sa application na to. Take note pala, bawal ang iPhone. Hindi tinatanggap ni Angkas ang iPhone. So, Android smartphones lang ang pwede. Next, nilagay mo na yung phone mo, di ba? Yung brand, tsaka yung model. For example, Nova 3 or Nova 3i, Cherry or Huawei P30 Pro. Ganon. Kailangan mo rin ilagay yung IMEI 1. 15
15 digits ito. Dalawa yung IMEI ng phone, di ba? So IMEI lang yung number 1. Okay, Google mo na lang kung paano hanapin yun. Hanap mo na, i-screenshot mo siya at isusubmit mo rin siya. Isusubmit mo rin siya kay Angkas. Right? Isa pa, single civil status. Okay, ito, madali lang to. Single, married, widower. May hingin pa si Angkas, TIN number. Kung wala kang TIN number, sabihin mo lang wala pa. SS number. Kung wala ka ring SS number, sasabihin mo lang din na wala pa. Isa pang kailangan fill upan, emergency contact person. Ito, very important ito. Huwag mo itong i-skip. As a matter of fact, mandatory itong fill na ito dito sa Angkas application. Kasi nga naman, kung hindi naman natin hinihingi, ma-aksidente ka, yun ang unang tatawagan ni Angkas. Okay? Emergency contact person, saka yung number niya. Tapos na yung personal information. Ang kailangan naman natin ngayon, yung motorcycle and license information. Ang dami, no? Actually, maraming hinihingi si Angkas. Pero pagka nakompleto mo to, 90% of the time, tatawagan ka ni Angkas para mag-training na. So, motorcycle information kailangan din. Motorcycle brand. Alam mo ba kung anong brand ng motor mo? Honda, Yamaha, Suzuki, etc. Ano yung model? Ilagay kung series. Kung anong nakalagay sa motor mo? Honda Beat ba yan? Yamaha NMAX ba yan? Yamaha NMAX ABS ba yan? Anong year model? Anong displacement? Okay, kasi hindi lahat ng motor tinatanggap ni Angkas. Yung mga 400cc and above, di siya tatanggapin. Okay? So, lagay mo dyan, 110cc, 125, 150cc, etc. Ilalagay mo rin kung ano yung plate number ng motor mo. Sabihin mo man, boss, wala pa kami plate number, 2 years na nga eh. Ang kapalit na ilalagay mo doon ay yung MB file number na nakalagay sa CR ng motor mo. Ulitin ko, kung wala ka pang plate number, ang ilalagay mo dito sa field na hinihingi ni Angkas para sa plate number ay yung MV file or motor vehicle file number na makikita doon sa CR ng motor mo. Yan. Sunod ay yung motorcycle engine number. Makikita rin ito doon sa ORCR. Okay. Hihingin din ng CAS yung motorcycle chassis number. Daming hinihingin, no? Pero kailangan mo ito i-comply kasi gusto mong maging ang CAS rider eh. Saan din makikita yung chassis number? Doon din sa ORCR. Okay. Ano ba yung mga motor na tinatanggap ni ang CAS? Kasi hindi lahat ng motor tatanggapin. Okay. Ang mga tinatanggap na motor ni Angkas ay ang mga motor na year model 2011 or mas bago pa. Ang mga motor na tinatanggap ngayon ni Angkas ay mga brand na Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, SYM, Euro at Kinco. Kung ang motor mo ay hindi ko nabanggit, malamang hindi siya tatanggapin ni Angkas. Hanggang dito na lang guys yung video natin. Again, yung mga requirements, ilalagay ko pa rin sa description sa baba, pati yung link kung saan kayo mag-apply. At yung sinulat kong articles 2 years ago, comprehensive article ito on how to become an Angkas rider. Alright? Sana naintindihan ninyo at natulungan ko kayo paano mag-apply kay Angkas o kaya paano maging Angkas rider. Thank you very much. Oh wait, kung bago ko sa channel na to, in-invite kita na mag-subscribe na rin. Okay? Ako si Tito Spidey. At I'll see you in our next video. Bye. Ride safe.